Sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Newsline, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bawang. Maging ang commercial rice, tumaas ng hanggang 5 piso kada kilo. Kaya naman ang Department of Agriculture naglunsad ng rolling store na magbebenta ng bawang sa mas murang halaga. Narito ang ulat ni Joash Bermejo. Nananatiling mataas pa rin ngayon ang presyo ng bawang kada kilo na nabibili sa mga pamilihan. Dito sa NEPA Q-Mart sa Cubao, naglalaro ang presyo ng imported na bawang sa 260 hanggang 280 pesos per kilo. Kaya si Aling Norma na nagtitinda ng mga gulay, todo paliwanag sa mga mamimili nito kung bakit mataas ang presyo ng bawang. Sa pananatili ng bawang sa mataas na presyo, apektado rin ngayon ang kanilang bentahan. Yung bilihan naman ng tao dati, isang may bumibili ng 1 quart, ngayon isang peraso na lang. Yung bumibili dati na 1 kilo, ngayon 1 quart na lang. Bagamat may kamahalan ang presyo ng bawang sa mga pamilihan, patuloy pa rin itong tinatangkilit ng ating mga mamimili, lalo't isa ito sa pangunahing sangkap ng mga lutuin. Si Aling Elsa, na nagmamay-ari ng isang karinderya, tinitiis na muna ang sakit sa bulsa ng mataas na presyo ng bawang kaysa isaalang-alang ang kalidad ng kanilang mga ibinebentang ulam. Kasi ganun pa din eh. Kailangan lahat ng mga niluluto namin, kailangan namin gumamit ng bawang. Kahit malong bawang, gagamit pa rin kami ng bawang sa pagluluto. Kaya ang Department of Agriculture naglunsad ng mga rolling store na mag-aalok ng mga murang lokal na bawang sa mga pamilihan sa Metro Manila. Kanina ngang umaga, sako-sako ang pagdating ng mga lokal na bawang ni Aling Leticia na kinuha mula sa DA. Umaasa si Aling Leticia na makakabawi ito sa bentahan lalo't mas mura ang mga lokal na bawang kung ikukumpara sa kasalukuyang presyo ng mga imported na bawang. So kahit 250 pwede mo ibigay, may tubo ka na. Mas mura pa. Mas mura. Ayon sa DA, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga lokal na bawang, makakatulong umano ito upang mapababa ang presyo ng bawang sa merkado. Dito ay kasamahan natin ang mga magkasaka na siyang katulong ng kagawaran na talagang diretsyong nagbebenta sa ating mga mamimili ng mga bawang sa sana ngayon unti-unting mapababang halaga. Plano na rin ngayon ng DA ang pag-angkat ng bawang. Tiwala ang Agriculture Department na bababa rin ang presyo ng bawang sa susunod na 2 linggo. Maliban sa bawang, tumaas na rin ngayon ang presyo ng bigas kada kilo sa mga pamilihan. Sa NEPA Q-Mart, tumaas na mahigit 5 piso ang presyo ng bigas kada kilo. Ang sinandomeng na dating 38 pesos per kilo, tumaas sa 39 hanggang 45 pesos per kilo. Habang ang dinurado naman, tumaas ang presyo sa 50 pesos per kilo mula sa 45 pesos per kilo. At ang Angelica Rice naman, umakyat mula sa 50 pesos per kilo mula sa dating 49 pesos per kilo. Isinisi ng ilang mga rice retailer ang pagsipa ng presyo ng bigas sa kakaunting supply nito. Ngunit paglilinaw ng NFA, sapat pa rin ang supply ng bigas sa merkado. Ang Palasyo ng Malacañang iginiit na tututukan nito ang pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Umaasa pa rin ang mga mamimili na bababa pa ang presyo ng bigas at bawang sa mga susunod na araw. Ako po yung kaibigan, Joash Bermejo para sa Newsline.